masakit na isipin na alam mong boy ang mga anak mo, malayo sila sa kalooban ko dahil sa kagagawan ko rin. Hindi ko rin sila masisisi. Opo. Hindi ko siguro inabot ang ganito kung alaga ko sila. Opo. Pero kung alaga ko sila, bakit hindi sila umabot sa profesyon nilang ganyan? Magandang hapon, Tay. Saan tayo galing? Diyan po. Diyan kami, Tay. Eh, nakita lang kita dito. Pwede mga ipagkwentuhan, Tay? Salamat, Tay. Binigyan ako ni Tatay ng upuan. Okay lang po, Tay. Okay lang. Ano bang atin? Wala naman. Napansin lang kita, Tay, dito eh. Walang kakwentuhan. Pwede ba may pagkwentuhan kay Tatay? Ano ba yun? Taga saan po si Tatay? Taga rito po mismo. Saan po? Sa lupa ito. Anin na. Ay, sa iyo itong lupa na to? Oo. Saan ang bahay niyo po? Yung mataas na nasisira na. Ito? Yung sira? Oo, yung mataas. Ay, yung mataas? At tingnan dyan, dating garahe ng jeep ko yan. Dating garahe ng jeep mo? Asan na yung jeep mo, Tay? Binenta mo na. Nag-tricycle ako. Dati akong hindi man sa pagano, malakas ako, mataba ako. Opo. Ganyan ang katawan ko sa inyo. Tay, pwede bang idikit ko sa iyo itong mic para maganda yung kwentuhan natin? Sana. Ito, pampaganda ng boses. Idikit ko lang dyan sa damit mo, Tay. Okay lang? Wala naman mawawala. Wala po. May pagkaibigan lang ako, Tay. By the way, Tay, ano pong pangalan ni Tatay? Kasi, Manong ang tawag sa akin dito. Ano po? Manong. Manong? O Maximino Quilates. Ilan taon na po kayo, Manong? Magsisibinti po. Dito talaga kayo pinanganak? Opo. Pangasinan? Dito, itong loteng ito. Itong loteng ito? Oo. Asan ang asawa niyo po? Broken family ako eh. Broken? Paano naging broken family tayo? Nagkahiwalay kami noon dahil na-abandon ko sila. Kung sa totoo lang, hindi ko may pagayabang. Doon sa pangalawang asawa ko, may anak akong maestra. Opo. At yung kapatid niya, mechanical engineer, ang asawa niya, doktora, nasa London sila. Anak mo po yun? Uh-huh. Nasa London yung anak mo, doktora? Oo. Uh-huh. Yung manugang ko, yung tatay niya, opo, mechanical engineer. Mm. Pero yung dalawang magkapatid na anak ko sa una, nandiyan, minsan pinapasalan ako rito. Mm-hmm. So dito ka na lang. Parang ano, Tay, may mga termos ka diyan. Oh, minsan mahilig ako sa magkape. Opo. Pero para maka exercise ako, pupunta ako diyan sa mga kamag-anak ko, mga pamangkin ko 'yan eh. Opo. Hihingi na lang ako ng tubig na para na exercise sa konti. Mm-hmm. Kaya lang pag naglalakad ako mula rito hanggang sa waiting shed eh, halos matumba na ako eh. Mm-hmm. Kaya na parang pahirapan ako, dito na lang ako, gano'n. Kaya kumagkapong dito, natis ko. Mm-hmm. Dalawang taon na ako dito. Dalawang taon ka na dito, Tay? Pero pag umuulan, araw, nandyan ako sa harapan. Oh, sisilong ka doon? Oh, pagkagabi, doon na lang sa higaan ko. Mm-hmm. Pag araw, dito ka, nakaduyan. Pag hindi umuulan. Ba't gusto mo dito, Tay? Para maano ang hangin. Oh, sariw ang hangin. Minsan nga, nagpapabasa na lang ako dito. Ulan dito. Ah, nagpapabasa ka sa ulan? Kung minsan. O bakit? Baka ako gumaling ako eh. Oo? Oh? Dahil pinangatawanan ko yung sarili ko na kailanman hindi ako magpapahospital, hindi ako inong ng gamot. Sa totoo lang, buwat nung magkaroon ako ng isip, hindi ako inong ng tablitas, liquid, hindi. Hindi ka naggamot sa sarili mo? Hindi, wala naman akong sakit, ito lang pasma. Naging sa injection, nung magpapustiso ako, yun lang, huling-huling injection ko. Nung nagpapustiso ka lang? Oh. Anesthesia? Oo, oh, yun lang, wala na. So, asan na yung mga anak mo, Tay? Mabalikan natin, bakit, anong nangyari, paano ka naging broken family, Tay? Eh, kasi alam niyo naman, nung nasa Manila ako noon, dating master rubber, ay master cutter ako ng Rubber World. Opo. Philippines Incorporated. Parang nalibang ako. Mm-mm. Nandito ang mga pamilya ko,
yung asawa kong malaking pamilya dyan sa Makabito, Muntulia. Eh, nagtampo sila sa akin. Parehas na babae niya. Yung anak mo, dalawang babae? Eh, pero pumupunta sila dito. Opo. Dinadala nila ako kumisan. Salamat ka. Ano naman? Yung asawa niyo po? May asawa na rin siya. May asawa na rin. Dito na atang anak. Na nagkasawa nga ako ng pangalawa, taga Bicol yun. Opo. Supervisor ko sa kumpanya. Nagkagustuhan kami. Inuwi ko dito yun. Oo. Na nagkaanak kami ng una, babae, Gladys ang pangalan. Nasa Rosario. Ay no, nasa Cavite, hindi ko alam kung saan sa Cavite. Yung kapatid niya, civil, mechanical engineer. Opo. Na pangasawa niya, maswerte siya sa doktore. Pero kung sa akin sila siguro lumaki, baka hindi sila umabot ng ganyan. Mm-hmm. Baka naging palaboy sila o dahil sa akong barkadiro talaga. Ano po tayo? Barkadiro akong. Ano ibig sabihin nun tayo? Kung ang barkada ninyo ay 10,000. Ah, barkadiro. Ah, pala kaibigan ka nung araw. Barkadiro ako. Kahit saan lugar ako dito pumunta. Oo. Eh, hindi naman sa pagdayapan eh. Sinasaludduan ako eh. Opo. Ayan na si Master. Mm-hmm. Dati, nung nabinta ko yun, nag-tricycle ako, dalawang tricycle. Ang una, bininta ko na, tapos bumili ulit ako. Pag lumalakad ako, dala ko ng damit ko. Kahit tatlong araw akong hindi uuwi. At ngayon, yung isa naman pinapasalan ako rito. Mm-hmm. Okay. So, ibig sabihin tayo, nung kalakasan mo, mayaman ka. Ah, sinabi niyo pa. May jeep, may sasakyan. Hindi naman nagkasabay yun. Oo. Saka maunawain akong tao. Oo. Pag ang sambat, estudyante eh, hindi makapasok, walang pera. Mag-aral kang mabuti. Ngayon, bibigyan pa. Sige, pasok. Mm-mm. Pumunta ko sa sambahay, walang maisaing, walang ano. Pero wag din ang ipitin to si iba. Baka sabihin nila, yung bang sinusumbat ko. Ah, hindi naman po. Opo. Walang problema yung tay. Napag-usapan lang naman natin. Kuha ko ng bigas. Ah. Ito lang ang pera ko. Kuha kayo sa tundaan ng maulam nyo. Oo. Mabuting tao ka pala, tay. Ano? Kaya ito nga. 74 na ako. Marami lang namatay. Oo. Ang batch ko sa elementary eh. Dahil hindi na ako nag-high school eh. Oo. Halos patay na lahat eh. Oo. Pero ikaw hindi patay. Nag-ihirap naman. Okay lang yung tay. Ang importante po kasi, eh, sabihin natin may pera ka halimbawa, pero maiksi naman ang buhay mo. Ah, yan nga. So, okay lang medyo mahirap, importante nakakaraos, walang sakit. Sa totoo lang, dito sa barangay na ito. Opo. Ito naman, hindi ko ipinagayabang dahil mahirap ako eh. Opo. Antak sabil ang pamilya ng Kilatis dito. Umusun kayo banda ron. Oh, sino po yung mga yon? Mga Kilatis dyan, mayroon dyan general. Ah, ganun. Mayroon dyan police, mayroon dyan retired na Philippine Navy, patay na. Ang asawa niya ay sundal, maestra, yung babae. Opo. Ang anak niya, anin, puro professional, nasa American lahat. Hmm. Yung isa, balita ko ngayon, nasa crime si Attorney Edwin Kilatis, general na. Pero kahit ganito naghirap ako, hindi ako lumalapit. Oo. Oh. Hindi ako lumalapit. Kanya-kanya kami yung prinsipyo. Kanya-kanya prinsipyo? Dahil hindi ko nagawa silang lapitan nung araw nung kalakasan ko. Ngayon pa ako lalapit, hindi. Naalala mo kami nung mahina ka na. Oh, ganun. May prinsipyo rin ako. Kahit bumibilang ka na, libu-libong pira dyan. Opo. Hindi mo maantay sa akin na pahingi, pautang. So, paano ngayon, tay? Ganitong sitwasyon, paano yung pagkain mo araw-araw? Saan ka kumukuha? Yung nakatira dun sa dulo, bahay ng kapatid ko yan, binibigyan ako. At saka ito, apo ko ng mga ito, binibigyan din ako at saka dyan. Mm-hmm. Saka meron mga tao na dati kong kaibigan na pupunta dito, ito pang ano niya, binibigyan din sila ng konti. Mm-hmm. Ay hindi ako humihingi. Opo. Hindi, binibigyan namin. Mm-hmm. Dahil yung kaaraw kasi, parang inubos ko ang kakayaan ko sa pagtulong din sa kapwa na hindi lang dito sa Pangasinan.
umabot pa ako ng Bicol. Oh, umabot ka? Oh, Bicol. Saan ka sa Bicol, tay? Si Panganiban, Camarines Norte. Ah, sa Panganiban? Oh. May mga kaibigan ako dyan, tay. Oh, hanggang sa parting Laguna, Quezon. Lagalag nga akong tao. Ah, lagalag. Marami kang napuntahan ng kalakasan mo, tay. Ang hindi ko lang napasok, Palawan. So, pero ngayon, tay, anong naisip mo ngayon, tay? Eh, siyempre, nung kalakasan mo, marami kang pera, mayaman ka, ang dami mong kaibigan, ang daming barkada. Eh ngayon, tay, anong nararamdaman, anong naisip mo na mag-isa ka lang dito? Ay, kung almost 2 years ka na dito sa punong kahoy na to. Lahat naman tayo aabot sa ganyan. Opo. Kung kunin ako ng Panginoon Diyos, huwag na akong kahirapan pa dahil walang mag-aalaga sa akin. Mm. One time lang niya ako. Gusto ko. One time lang? Oo. Kaya kung dito tinawag ako ng commander dito kung saan-saan ako. Hindi lang sa pagsisinungaling, nag-abroad pa ako. Nagaling ka rin na abroad, tay? Sa Jeddah, Saudi Arabia. Ilang taon ka doon, tay? 15 years. 15? Oo. Ah, kaya pala pag uwi mo, mayroon kang mga sasakyan. Oh, bumila ko ng jeep sa Laguna, sa Kapinuwi dito. Mm. Alam ko na yung brand ng nabili mong jeep, tay. Ano yun? Sarao. Hindi. Ano? El Dorado. El Dorado. Original sa Santa Cruz, Laguna. Oh. Bininta ko na rin. Bininta mo na rin. Hindi ka na ano? Kasi ma-maintenance ang jeep. Ay, ganun. Ito, ang buhay ko. Ganito na lang. Pero kung ganitong malakas ako, ay yung dating lakas ko. Hindi naman sa pagano, ayaw kong magtambay. Oo. Wala, nagtatrabaho ako basta pagkakitaan ng marangal. Opo. Oo, sabi nila, ah, inom tayo, boss. Ah, inom tayo. Huwag ka lang mangkukulo dahil talaga haantingin kita. Tirador din ako. Ay, ganun. Oo. Oo. Lalo yung mga magnanakaw ng kalabaw na yun. Opo. Ayaw mo nun? Oo. Magnanakaw. Magnanakaw ng kambing. Tay! Sa nakikita ko sa iyo, tay, sa dami-dami or sa haba-haba ng experience mo, sa dami-dami ng nakasalamuha mo, nalagpasan mo lahat 'yon. Oo, ito 'yan. Sa dami ng mga pinagdaanan mo, ngayon, tay, anong maipapayo mo sa mga kabataan kagaya namin, kagaya ng mga kasamahan ko? Ay, ayan, kung ang hangarin natin na sa habang tayo nabubuhay, mabuhay tayo ng marangal na legal ang pinanggalingan. Opo. Hindi yung marangal ang buhay mo. Gumagawa ka ng kalukuan. Sa totoo lang dito, ina-idol nila ako. Tago kayo, wag niyo akong gayahin. Ang dinaanan ko, hindi yung madaanan. Matinik. So ako, dahil maraming humawak sa akin noong araw. Oo. Inawakan ako ni Colonel Eustatio sa Manila. Pinsan ni Marcos, dati akong bodyguard. Saka, dito sa Malasique. Sparrow ako dyan. Ah, Sparrow. Anong trabaho ng mga Sparrow, tay? Mga nababalitaan na po. Sakal na magnanakaw, itinutumba na yan. Ah, kayo yung ano, parang sabi nyo, kay Colonel, bodyguard ka. Oo, sa Manila yon. Ikaw yung unang sasabak. Oo, yung gagawa ng kalukuyan, mga snatcher na yan. Oo. Tagal ako sa Manila, 25 years. Pero napakaswerte mo, tay, kasi sa ganyang edad, malakas pa rin. May nahihirapan na ako lumakan. Opo. Pero ano pa, maayos pa yung isip, maliwanag pa yung mata. Ito yan, o. Nakakapagbasa ako, pero sa edad kong ito, opo. Eh, para bang humina na yung paningin ko. Oo. Pero bawing-bawi din, tay, kasi yan, ito, maayos yung usapan natin, pero maliwanag. Parang nagbabayad na ako, eh. Nagbabayad na. Oo. Sabagay, ano? Sinasabi naman nila pero hindi pinaparinig sa akin. Opo. Sinasabi nila na, na dumating ng panahon ni Commander, ni Master. Oo. Nagbabayad. Parang ikaw pala si Commander Balwig. Alibasbas ang tawag siya. Ah, Commander Alibasbas. Galing mo, tay. Wala, tay. Salamat, tay, sa'yo at nakipagkwentuhan lang. Salamat, nakilala kita. Saan no? Ba kayo pupunta niyan? Ano? Nag-iikot-ikot lang po. Pakilala lang ako, tay. Ako po si Daddy Frankie. Daddy Frankie. Opo, kaibigan. Bibigyan kita ng ano, tay? Taga saan ba kayo talaga? Taga ano ako, tay? Sa Maynila po, Makati. Ah, Makati. Ano? Kain ko yan, ikot ko yan. Oh, ganon? Oo. Nakagawa ng magkapatid dyan sa bilang mayor.
Tay, pambili po ng tinapay. Ay, hindi ako nang hihingi sa'yo. Hindi, tay. Hindi ko to, hindi nyo po to hinihingi. Bigay ko lang para pambili ng tinapay at kape. Nabanggit mo kasi sa akin, mahilig ka sa magkape. Ah, sige, salamat. Opo. Para may pangkain ka. Ah, sige, salamat. Opo, walang anuman. Masaya ako na may pagkwentuhan sa mga senior, sa mga lolo na kagaya nyo na may mahabang karanasan para makapulot naman kami ng mga sana, mabuting aral ba? Sana abutin nyo itong edad na ito. Yun po pinapanalangin ko, tay. Malampasan ninyo. Oo po. Pinapanalangin ko, sabi ko kahit abutin ko lang yung 60, happy na eh. Kaya nyo na. No po? Ang sa akin kasi, nung nagtatricycle ako, mainit, di ba? Opo. Wala kami masilungan. Opo. Maliban lang sa loob ng tricycle. Tapos uwi ako dito. Nakikita niyo yung drum na yun? Opo. May laman ng tubig lagi yan. Opo. Pag uwi ko dito, hindi na ako magpapalit. Magbubuhos na ako ng 2 timbang tubig. No. Ang pagkiramdam ko, maginhawa. Maginhawa. Dahil nang, pag nandun naman ako, di papasal ulit. Opo. Ganun. Pag inaabot ako ng ulan, sige tuloy yan. Oo. Ah, ito, dumating ngayon. Kita niyo, mataba ko. Tulad niyo. Oo. Kaya may kasabihan, tama pala yung kasabihan tayo, no? Sa haba-haba man ng iyong pupuntahan, babalik at babalik ka pa rin. Ano man ang lakas mo, hihina at hihina rin. Pero sa mga nangyayari sa akin dito, wala akong sinisisi at wala akong pinagsisisi yan. Opo. Sapagkat sarili ko. Opo. Ang kwan. Hindi ako pwedeng diktahan. Opo. Dahil ko sabihin, patayin mo yan. Eh bakit? Basta langaw ba yan para pigain ko? Oo. Obserbahan ko, pag-aaralan ko. Kung talagang dapat na. Ayun. Pero tay, matanong ko lang. Yung mga anak mo, siyempre may kanya-kanyang pamilya na rin sila. Sabi mo kanina, hindi sila lumaki sa'yo, pero masaya ka pa rin. Kasi doon sila lumaki at masaya ka sa narating nila. Kung sakasakali tay, nandito sila or mapanood nila ito, ano ang mensahe mo sa kanila? Sasabihin mo sa lahat ng anak mo? Marami akong binagyan ang mensahe sa kanila. Marami na. Pero hindi ko pa nasasabi sa inyong lahat. Opo. Ang pangatlong asawa ko, tanagamunda ko, taga Sambanga, Mindanao. Ay, malayo. Dalawang anak ko doon. Opo. Na babae. Yung pangalawa, hindi ko pa nakikita. Mm-mm. Yung panganay, sinasabi ng mga anak ko dyan, dalawang anak ko dyan sa Makabito, Nurse. Pero may plano daw silang pupunta rito. Pero kung pupunta sila dito at malalaman ko bago sila dumating, parang hindi ko matanggap na harap ako. Bakit po tayo? Ayaw ko yung sumbatan ako. Pag nalaman kong dumating sila at kaya ko pang gumapanggagapang ako, kahit dyan magtatago ako, ayaw ko magpakita. Bakit po? Baka sumbatan nila ako. Hindi, tay. Mahal ka ng mga anak mo. Mahal ko yung sumbatan ako. Pero kung dumating silang bigla, ginising ako, iyon. Gaano mo kamahal yung mga anak mo, tay? Ay, kung to, nung araw, parang baliwala sila sa sumpit. Panahon kong, kumbaga sa kontak, kabay, takbo ng takbo. Opo. Pero ngayon, higit pa sa sarili ko. Parang ginto. Oo. Baka makita ko isa sa mga malalayong anak ko, bigla ako mamatay, mabulti pa nga eh. Mm-hmm. Yung si Marlon Quilates, pabrido kong ginagamit. Si Gladys Quilates, yung si Nada Quilates. Opo. Siyempre mga anak mo yung tay, kaya apelyido mo ang dadalhin talaga nila. Pinanganak sa Saudi yung Nada. Opo. Laki ng sacrifice kung inuwi dito yun. Mm-hmm. Yung isa, yung miss ko nung umuwi, buntis. Hindi ko pa nakikita hanggang ngayon yung pangalawang anak ko. Maaring ano tay, maaring magkaiba lang yung kinalakihan nila pero alam natin na mahal ka nila tay. Nararamdaman ko rin. Opo. Sabi naman ni Marlon nung nag-usap kayo matagal na, hayaan nyo darating ako dyan. Opo. Para magkita-kita tayo. Mm-hmm. Sabihin mo kako pero iba rin ang tinatagal ng isip. Mm-hmm. Tay, nga pala tay, bago matapos yung usapan natin, may video po ako dito. Okay lang ba? I-upload ko po ito sa YouTube, sa Facebook. Wala naman, mawawala po sa akin. Oo, salamat ng marami tayo. So, tay, konting mensahe na lang sa mga anak natin. Ako, magulang na rin po ako eh. Ah, bahala na kayong magbigay niyan. No? Parang basabihin nila. Bakit tay, pagka nung sinabi kong anak ang pag-uusapan, parang naging emotionally ka?
malungkot ka. Dahil hindi, hindi ko siguro inabot ang ganito kung alaga ko sila. Opo. Pero kung alaga ko sila, bakit hindi sila umabot sa profesyon nilang ganyan? Patulad nung nandiyan sa Magkabito, may kaya na yung isa. Opo. Pumupunta rin dito. Isang bisis, isang buwan. Opo. Parang siyempre na masakit na isipin na alam mong boy ang mga anak mo, malayo sila sa kalooban ko dahil sa kagagawan ko rin. Hindi ko rin sila masisisi. Opo. Pero kung lumaki naman sila sa piling ko, baka may nagpuputa na sa kanila. Hmm. Baka may hold up or tulisan. Bakit po? Bakit ganon? Ay, simpli na na-abandon ko sila. Oo. Kaya lumaki sila sa mga nanay nila. Mga pamilya Villa Cruz, si Salvador ang napangasawa ko sa Bicol. Sa naman sa Kwan. Dato pa nga yung bienan ko sa Zamboanga eh. Opo. Takot akong pumunta, baka pinabayaan mo yung anak ko sa... Oo. Salamat tayo, no? Ako'y masaya at nakilala ko po kayo. No? Muli po, si Daddy Frankie po, bago ninyong kaibigan. Manong kanyo lang, Manong. Manong, oo. Yan mga kababayan, si Manong po na nakilala at nadaanan namin dito. Anong barangay po ito, Tay? Barangay Ano, San Carlos City. Oo, yun mga kababayan. Nandito po ang Team Daddy Frankie sa Barangay Ano, San Carlos City. Mga kababayan, ang Team Daddy Frankie. Banggitin yung pangalan ko si Manong, si Commander. Manong Commander. Ayan, namit natin si Manong Commander. Shout out po sa barangay na ito, mga kababayan. Ganon din sa ating barangay captain dito. Ayan, wala po masamang intention ang Team Daddy Frankie. Umiikot lang po kami. Ay, once again po, maraming salamat po. Kunin ko lang yung mic, Tay. Opo. Thank you so much. Ingatan mo yung pera mo, Tay, para pambili kang kape. Pasalamat. Pasalamat. Bye-bye po.